Kaibigan, pamilyar ka ba sa pinakasikat na computer virus sa buong mundo noong kapanahunan? Marahil ang ilan sa atin ay alam lamang ang iba sa mapaminsalang virus ng computer. Ngunit hindi ang istoryang ito na gumimbal sa buong mundo taong 2000, ang I Love You virus. Mapagpalang oras, kaibigan! Muling nagbabalik ang Trending Videos TV para na naman sa panibagong episode na siguradong kapupulutan mo ng aral. Bago tayo magsimula, kaibigan, ako ay nagpapasalamat muli sa iyong pagbisita sa aking bahay. Kung ikaw naman ay bago lamang dito, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share mo ang video na ito at i-hit mo na rin ang notification bell button para hindi ka na mahirapang panghanapin ako. At para mas updated ka rin sa mga susunod pa nating paksa. Ang I Love You virus o minsan ang tinutukoy bilang love bug or love letter for you ay isang uri ng virus na sumalakay sa 10 milyong Windows personal computers. Lokal na oras sa Pilipinas nang magsimula itong kumalat bilang isang mensahe sa email at may subject na I Love You. At ang attachment ay loveletterforyou.txt.vbs. Mga kaibigan, dagdag kaalaman lamang sa huling file extension nito na .vbs, ito ay isang uri ng interpreted file at madalas naka-hidden by default sa Windows computer na parabang extension para sa isang file type na mismong Windows lang ang nakakaalam. At pag nakapasok na ang virus sa computer mo, normal na iisipin ng isang tao na isa lang itong text file. Subalit kapag binuksan ang attachment ay biglang ma-activate ang Visual Basic script na pagmumula ng virus. Ang gagawin ng virus na ito ay sisirain lahat ng files na nasa computer, particular na ang mga office files, image files at audio files. At kapag na-overwrite na nito ang isang MP3 files, itatago ng virus lahat at kusang isisend sa Windows address book na gamit ng Microsoft Outlook, kung kaya naman mabilis itong kumalat sa email. Ang pinagmula ng virus ay sa Pandacan, karatig lugar ng Maynila dito sa Pilipinas noong May 5, year 2000. Pagkatapos ng pagbubukang liwayway, nagsimulang kumalat ito sa buong mundo. Habang pasimula ang mga empleyado sa kanilang mga trabaho, Biyernes ng umaga. Galing sa Pilipinas, lumipat papuntang Hong Kong, matapos ay sa Europa, at sa dulo ay pagtungo nito sa Estados Unidos. Kaibigan, ang dulot ng pinsalang ito sa buong mundo ay tumataginting na 5 hanggang 8.7 billion US dollar at tumatayang 15 billion US dollar naman upang alisin lamang ang virus. 10 araw lamang, mga kaibigan, nang tuluyan itong salakayin ang 50 milyon na katao at 10% na konektado sa internet ay tinamaan sa buong mundo. Bago patuluyang matanggal ang virus na ito sa isang computer, ay oras at pagsisikap ang kailangan nagugulin para lamang din mabawi ang mga naapektuhan na files. Alam nyo ba, mga kaibigan, maraming kumpanya ang nag-shutdown ng mail system para lamang hindi tuluyang maapektuhan ng virus na ito. Gaya na lamang ng Pentagon, ng British Parliament, CIA at iba pang malalaking korporasyon sa buong mundo. At dahil sa epektong dulot nito, mga kaibigan, ito ay naging isa sa mga pinakamapanirang virus sa buong mundo at itinuring din na kalamidad. At dahil sa pagkalat nito, isang sikat na grupo ang gumawa ng kanta na ang titulo ay Email, na pasok sa top 10 album ng Pet Shop Boys. Ito ay sa UK taong 2002. Ang liriko ng kanta ay may kaugnayan sa sinapit ng mga computer sa buong mundo. Subalit, mga kaibigan, ano nga ba ang kwento sa likod ng pag-imbento ng mapaminsalang virus na ito? Noong May 5, year 2000, dalawang programmer ng Pilipinas na nagngangalang Rayonel Ramones at Onel D. Guzman ay nasa criminal investigation list ng NBI. Dahil isang internet service provider ang nag-report na marami sa taga-Europa ang nakareceive ng email na ang title ay I Love You. At ito daw ay galing sa ISP servers ng Pilipinas. Matapos ang survey at investigasyon na pinangungunahan ni Darwin Bawasanta ng Sky Internet, ay na-trace ng NBI ang apartment number ni Rionel Ramones sa Manila.
Agad itong pinuntahan ng NBI kung kaya naman naaresto ito at inilagay sa hanay bilang iimbestigahan ng DOJ at maging si Onel de Guzman ay pinatawan din ng kasong in absentia. Sa puntong iyon mga kaibigan, ay hindi alam ng kinauukulan kung ano talaga ang tamang kaso na ipapataw sa dalawa. Naisuggest lamang na ang dalawang ito ay i-charge sa pag-violate ng Republic Act 8484, isang batas para i-penalize ang pagnanakaw ng credit card. At ito ay parehas na gumagamit ng prepaid internet cards para makabili ng access sa mga ISP. Isa pang idea ay patawan sila ng malicious mischief under the Philippine Revised Penal Code of 1932, kalakip ang pagsira sa mga property. Bukod pa doon mga kaibigan, inamin ni De Guzman sa gitna ng custodial investigations na hindi niya sinasadyang kumalat ang virus. At dahil doon, inimbestigahan ng NBI ang AMA Computer College kung saan nag-drop out itong si De Guzman sa ikahuling taon ng kanyang pag-aaral. Nalaman ng NBI na pre-propose nitong si De Guzman para sa thesis ang paggawa ng Trojan para magnakaw ng mga internet login password dahil para sa kanya, sa ganitong paraan ang mga tao ay makakakuha ng internet access sa murang halaga. Ang proposal na ito ay nireject ng kanyang subject dahilan na rin para tanggalin si De Guzman sa paaralan sa araw bago ang kanyang graduation. Gayunpaman mga kaibigan, noong panahon na yon ay wala pang batas na itinatalaga ang Pilipinas tungkol sa pagkalat ng malware. Kung kaya naman lahat ng ipinataw kay Ramones at De Guzman ay ibinaba at ipinasawalang bisa ng state prosecutor. At dahil sa pangyayaring ito mga kaibigan, matapos lamang ang dalawang buwan ay nagtalaga ang Kongreso ng Pilipinas ng panibagong batas, ang Republic Act 8792 o kilala bilang e-commerce law. At makalipas ang 12 years, ang I Love You virus ay inilista sa 10 pinakadelikadong virus ng computer sa buong mundo. Ang tanong ng nakararami mga kaibigan ay nasa na nga ba itong si Onel de Guzman? Sa totoo lang mga kaibigan, kahit saan ako magpunta ay wala akong makalap na totoong istorya tungkol sa kanya. Pero may mga iilan na nagsasabing ito raw ay empleyado ng Microsoft at paminsan-minsang umuwi dito sa Pilipinas para magbakasyon. Uulitin ko mga kaibigan, maging ako mismo ay hindi nakakasiguro sa totoong kinalalagyan ng ating paksa. Kung nasan man ito ngayon ay siguradong nasa mabuti at pribadong buhay na siya. Sa pagtatapos ng aking istorya mga kaibigan, nais ko lamang muli magpasalamat sa patuloy na pagtangkilik sa aking mga istorya. Kahit kakaunti lamang kayo ay napakalaking bagay niyan para sa akin. At para naman sa mga bagong tigapanood, kung ikaw ay umabot dito, salamat din kaibigan. Naway iyong nagustuhan ang istorya at nakapulutan mo ng aral. Huwag mong kalimutan mag-subscribe, mag-share at like at i-hit mo na rin ang notification bell button para hindi ka na mahirapan pang hanapin ako. At syempre para updated ka sa mga susunod pa nating kwento. Hanggang sa mga susunod na kabanata mga kaibigan, paalam muna. Sound trip muna kayo dyan.